Okay, sigot tayo ng mga questions mula sa ating mga commenters. Si Ma'am Jean, sabi niya, tips naman po sir, first time ko mag-aalaga ng dog, ano mga dapat, hindi dapat, food, etc. Parating na po siya mamaya. Okay, Ma'am Jean, ito po ha. Tsaka sa mga first timers na mag-aalaga pa lang ng mga aso, it's really, really important na ma-educate kayo tungkol sa do's and don'ts. Tama naman yan, nagtatanong kayo dito. And kung hindi pa kayo follower or hindi pa kayo nagsusubscribe sa page natin or channel natin dito sa Meta Animals sa Manalo Canine, please do so. I-click nyo po yung notification button para lagi kayong updated sa mga information ng pag-aalaga ng mga aso, pusa, etc. natin. Okay, so mga foods, definitely, ang i-recommend ko, 100% SDN42 ang ipakain nyo po sa mga dogs ninyo, hindi kayo magkakamali. Okay, kasi pagka pinakain nyo po yan ng mga table food or mga human food, maaring malaki ang pagkakamaling magagawa ninyo dahil maraming mga human foods na inappropriate or dangerous pa nga sa mga alaga nating mga aso. For example, chocolates, some say onions and garlic, and some say yung mga iba pang mga sangkap pagka nagluluto kayo with MSG or yung betchin, it's not good for them. Mga processed meats, of course, raw foods, it's not good for them. It's prone to bacterial infestation and also super bugs, yung mga antibiotic resistant microbials. So maraming mga dangers kung hindi pa kayo or kung hindi pa kayo masyado marunong sa pag-mix ng tama, pag-balanse ng ipapakain nyo sa dogs ninyo. It could be an imbalance din ng ano, ng mga amino acids, imbalance ng mga omega 3, omega 6, etc., etc. Masisira yun siya ng aso ninyo, pati kung paiba-iba rin ang pinapakain sa kanila. So it's really the best, no, to feed your dog SDN42, okay, and only use the right amount, no. Ito pong SDN42, hindi kagaya ng ibang dog food yan. Kaya sundin nyo lang po yung feeding guide. So kung example, yung aso nyo is 10 kilograms, titimbangin nyo yung aso nyo eh, kasi based ito sa timbang ng aso ninyo, ideal body weight. Kung 10 kilograms ang aso nyo, ang ipapakain nyo lang sa aso nyo daily is 100 grams. Ganun katipid ang SDN. So hindi kayo magsasayang ng pera, safe pa yung aso nyo, ang ganda pa ng resulta. So pagdating sa food, SDN 42 lang po ang pagkatiwalaan ninyo. Okay, message us kung gusto nyo magpa-deliver ng SDN 42 sa bahay ninyo or malaman nyo kung saan makakabiling pinakamalapit na dealer. Okay, para maging kasing healthy ni Ragnar. Ragnar! Oh, nakakulong siya kasi nandito siya sa may office. Nandito tayo sa office ng Meta Animals. Hindi siya pwedeng manggulo muna. Pero pinapakula naman yan paggabi. Okay, so itong ano, si Ragnar. Ayun, nilalakad pala siya. So si Ragnar and all of our dogs sa Manalo Canine, SDN ang pinapakain. Ragnar eats SDN 42 pag nandito sa may amin. Our dogs at Makamot eat SDN 28. And pag adult na po yung aso, no, 1-year-old pataas, once a day nyo lang po pakainin. Hindi po yan kagaya ng mga tao. Pero pag puppy pa yung aso ninyo, kung mga 3 months old yung mga kuyang aso ninyo, maybe you have to feed your puppy mga 4 times a day. Pag mga 3 to 6 months na, maybe you should feed him mga ano nilang, twice or thrice a day na lang. Pagka mga 6 months to 12 months old, mga 1 to 2 times per day na lang po yan. Okay, depende yan. Tingnan nyo na lang yung feeding guide doon sa packaging ng SDN 42 na mabibili ninyo. And of course, no, yung iba kasi gusto nilang pakainin yung mga aso nila ng kung ano-ano, mga treats, mga human foods. I'd rather stick to SDN 42 lang. And sa iba pang mga tips, no, kung may breed yung aso ninyo, learn about the breed, no, i-research po ninyo. Marami tayong mga videos about different breeds, how to bathe your dog, how to take care of your dog. Kaya make sure na panoorin niyo po lahat ng mga videos natin dito sa ating channel para ma-educate kayo. And ay maraming nang ano, libo-libo nanonood sa atin. Maraming salamat sa suporta ninyo. Pero nagpapasalamat sila dahil meron tayong ganito, dahil we are not hindi tayo kumbaga yung nagsuwa-swapang ng information. We want to share everything we know about taking proper care of our pets, our dogs, dito sa channel na to. So, manood lang kayo na manood dito.
And also, pagdating sa pagpapaligo, do not bathe your dog too often unless merong requirement na gawin niyo yun. And it's best, no, pagdating po ng aso niyo, dalhin niyo na kagad sa vet para makita nung vet po yung vaccination card niya kung may kulang pa sa mga bakuna, kung kailangan i-deworm yung aso ninyo, at saka magkaroon na kagad ng general check-up yung puppy ninyo or aso pagdating pa lang, para kung may mga parasites man, mawala na, kasi baka ikalat pa niyan sa bahay ninyo or sa ibang aso ninyo or sa, ano, alam niyo yon, yung kung meron na siyang meron na siyang hina-harbor na sakit, ay ma-address na kaagad-agad para hindi malungkot, para masaya ang pag-aalaga niyo ng aso niyo. So, sa mga first time dog owners kagaya ni Miss Jean, no, taking care of pets, especially mga dogs, is really very enjoyable kung alam niyo yung dapat ninyong gawin. And lastly, have your dog trained, no, at least basic obedience, kasi ibang species ang mga aso. The way they communicate is different from us. The way they perceive their world is different from us. Kaya kapag ka may basic obedience man lang yan, mabibridge mo yung gap ng ikaw, yung owner, and nung dog mo. So para doon sa mga first-time owners, consider, no, seriously consider having your dog trained in at least basic obedience para nagkakaunawaan kayo. Kung hindi, nakakawawa naman yung aso ninyo. Hindi kayo nagkakaunawaan, baka mag-away lang kayo, bigay nyo na yan sa iba, o ikulong nyo na lang yan, hindi nyo nahawakan, hindi nyo man lang papansinin, papakainin nyo na lang. Kawawa naman yung aso ninyo, lalo na kung yung aso ninyo nakuha ay puppy pa lang, tapos lalaki into somebody as big as Ragnar. Okay, so I hope na maging masaya kayo sa pag-aalaga ng aso ninyo. Just stick to our channel, stick to our vlogs, para mag-guide namin kayo ng gusto. If you have any questions po, lagay niyo po sa baba. Sa mga first-time owners, sa mga baguhan, we are here for you. Tutulungan namin kayo, and we are very happy na maraming mga natutuwa sa channel natin, na marami daw silang natututunan dito. Yan naman tayo. That's our goal in this channel, in this vlog. Thank you very much. Dr. Abel Manalo po ito dito sa Meta Animals at the Angono Office. Maraming salamat. Para may idea nga pala kayo kung anong sinasabi ko, ito yung SDN Super Dog Nutrition. Ayan, 5 kilograms is 1,384.50, pero this is good for mga ano na, mga 1 month na sa mga small dogs. Oh, tapos ito yung para sa mga cats natin, Super Cat Nutrition. We also have SDN 28, mas mura-mura ito, pero mas malabnaw yung formula niya kumpara dito sa SDN 42. And para sa pagpapaligo ng mga aso nyo, we have Super Dog Soap, Super Dog Shampoo and Conditioner Bar kung gusto nyo kumapal yung balahibo ng aso ninyo. And ito po yung pinakamabago natin mga products, yung ating Super Dog Shampoo. And of course, Super Dog Powder kung hindi nyo gustong paliguan yung aso nyo. Dry cleaning, marami pong mga properties yan. Ayan po, you can order through Shopee, Lazada, Lazmall. Ayan, ang dami nating mga dinideliver sa Shopee and Lazada. Ayos. Ayon. And of course, meron din tayo sa TikTok Shop. If you want to be an endorser, if you want to sell our products sa TikTok, ayan, nagbibigay tayo ng mga commissions sa mga affiliates sa TikTok Shop natin.